Yo, what's up mga idol? Jason N nga pala. So eto nga mga idol, pagkatalo ng dalawa sa kinikilalang pangalan sa mundo ng boxing na si former IBF Super Flyweight Champion Jerwin Ancajas at ni former WBO Intercontinental Bantamweight Champion Jonas Sultan sa nangyaring laban sa bansang Japan kontra sa mga Japanese fighter na si WBA Bantamweight Champion Takuma Inoue at ni Japanese prospect Riko Masuda, ay tila ang pagkatalo nga ng mga ito ay tuluyang pagbagsak ng bansang Pilipinas pagdating sa mundo ng palakasan. So according to Michael Benson, na ayon sa kanyang inilabas na post sa kanyang Twitter account, ay tila kulelat na ang Pilipinas sa mga current world champions pagdating sa mundo ng boxing. Kung saan ngay nangunguna sa ngayon ang bansang Amerika at ang pangalawa naman ay ang bansang Japan sa pinakamaraming mga world champion. So ang pagbagsak nga rin ng Pilipinas na makakuha ng mga kampiyonato para sa ating mga Pinoy boxer ay nangangahulugan nga na tayo ay dinudurog ng nasabing bansa pagdating sa palakasan ng ating mga pambato. So malaking bagay rin ito mga idol na magkaroon tayo ng mga champion na boksingero, kung saan nga'y karangalan ang pinag-uusapan sa usapin na ito. So magiging patunay na nga lang kung patuloy na matatalo ang ating mga boksingero ay lalabas lamang ito na kinakatay lamang tayo ng ibang lahi. Samantala, panayam pa rin kay Jerwin Ancajas, courtesy of JM Siyasat, na patungkol sa nangyaring laban kontra kay Takuma Inoue, ay nabanggit nga ni Jerwin Ancajas na talagang malakas si Takuma Inoue. Aniya, condition nga raw ito sa laban, subalit tila ang kanyang ring IQ sa itaas ng ring ay nawala, na parang ibig sabihin nga ni Ancajas ay nabulaga ito sa bakbakan, na ayon pa kay Ancajas ay talagang inindang nga daw nito ang lakas ng patama ng hapon, na humantong pa nga sa punto na halos ma-breakdown nga raw ang katawan nito nang dahil sa hindi nga raw siya makahinga, na kanyang ginawa naman daw ang lahat subalit sadyang malakas si Takuma Inoue. So saad pa nga ni Ancajas kung bibigyan pa nga daw siya ng pagkakataon ni President MP Promotion Sean Gibbons ng mga laban, ay balak na nga daw nito na lumaban sa 122 or sa 126 pounds. So ayon na nga rin mga idol kay Sean Gibbons, ay wag nga daw itong mag-alala sapagkat kanya pang bibigyan ng mabigat na laban si Ancajas sa mga susunod na pagkakataon. Samantala, reaction naman ni former 3 Division World Champion Janrel Casimero sa pagkatalo ng ating dalawang kababayan sa Japan, ay sadyang ganun nga raw talaga, na talagang napaghandaan nga rin daw sila ng mga hapon, na ayon pa kay Quadro Alas, kung siya nga raw ang tatanungin ay malayo nga raw ang agwat ni Takuma Inoue sa kanilang dekalibreng boksingero. Samantala, kritiko ni Silver Boys TV ay tila nagkagulo naman na matapos ngang matalo si Jerwin Ancajas at Jonas Sultan, ay banat nga ng mga ito ay tila napahiya lang ang malas ng Pinas kay Jonas Sultan at Jerwin Ancajas dahil nga sa kanyang mga pinagsasabi. So humirit pa nga ito na lalong kinainit ng ulo ng karamihan na matapos na naman itong banggiti na babawi nga raw sila kay Astrolabio naman. So hirit naman ng karamihan ay maawa nga raw ito sa karera ng mga Pinoy fighter na kanyang sinisira.